Wala pa yan. Labor pa lang yan. Kumain lang kami. Ayan, kumain lang kami. Bali, kumain lang kami. Ilan na? So, ito, fresh na fresh, guys. Uy, sobrang dami. Ilan to? Wait lang. Kumain na siya. Good morning mga kahambol, ano? So andito ngayon tayo sa Rabitan. So ngayong araw, may dadating pala tayong tropa. So magpapakasta siya ng kanyang rabbit. So dalawa yon, idadali niya daw sa akin. So titingnan kung mapapaisod natin, kasi yung rabbit niya na yon, alaga-alaga lang. So hindi naman siya talaga focus sa ano, sa papadami. So focus lang siya sa pag-alaga. So, ayun, mamaya, aantayin natin siya, tapos titingnan natin kung mapapakastahan natin yung rabbit niya. Kasi minsan, may mga rabbit talaga na kahit ganunong edad, pag nakalipasan ng ano, hindi talaga nagpapakasta. So, malaman natin yan mamaya. So, ayan. Meron tayo ditong malukong kaibigan. Tingnan mo ang ginawa sa may rabbit. Mga pakastahang babno. Iiwan mo na lang sa akin yung isa Tapos balikan mo lang. Unahin mo yung ano tong ano. Bait man yan, di ba magpaabol yung rabbit niya. Okay. So double check natin kung magpapakasta na. So ma-pink pink. Pagka-violet. So try natin. Wala pa man to, Jay. Wala pa. Violet. Pero dapat kung magapakas na yan, tuwad agad yan. May nag-labor pa ba eh. Sad. May nag-labor. Yata ready ah. Ha? Wala. Di ready. Hello mga kambol. Sad to say. Hindi nag-success yung breeding natin sa ano, sa pagpapakasta natin sa tropa. Hindi pa ano eh, nakalipasan ng ano. Although matanda na kasi yung kanya na yun. Hindi nakalipasan ng ano, nakalipasan ng panahon ng paglalandi. So, ayun. So, dapat, sabi ko kasi sa kanya, i-check niya muna. Pag violet na, tsaka niya dalhin sa akin. Ang problema eh, sa kanya kasi, nakakawala lang talaga sa kulungan. So, ang kanya eh, tinitingnan-tingnan niya lang talaga yung, ano, yung rabbit niya. Hindi niya inaano, hindi niya binubuklat yung kung pwede na pakastaan o ano. Hindi. So, ayun, di, basta dinala niya lang talaga sa akin kanina. Hindi niya chinek. So ayun, nag-failed. So sayang, sabi ko balik na lang siya sa ano, balik na lang siya sa Hercules. Kasi titingnan, sabi ko nga sa kanya, iiwan niya na lang dito. Eh kaya lang, kulang tayo ng kulungan. So tsaka wala kasi tayo dito sa bahay. So may trabaho tayo sa bayan. Umuwi lang ako dito Wednesday at Sunday. So ayun, bata yung nag-aalaga, pamangkin ko, si EJ, ang kilala niyo na. Tapos siya yung mag-aalaga. So, dapat kasi, kapag magpapakasta, makakondisyon na maayos.
So may tamang pagkocondition din ng rabbit. So tatakan natin ano natin 'yon sa experience ko lang ha sa pag-aalaga ng rabbit. So hindi naman tayo kagalingan, hindi naman wala konti pa yung kaalaman natin, pero share natin yung experience natin. So kung paano ko kinocondition ng rabbit bago ipakasta. So ayun nga pala, kung mga baguhan kayo sa pagra-rabbit, so kung gusto nyo i-check yung rabbit nyo kung pwede na pakastaan o hindi, so ganito. So hawakan nyo dito yung hindi siya gagalaw, tsaka hawakan nyo yung wet, tapos ibubuklat nyo itong kanyang ari. So ganito rin yung way ng pagtingin ng babae at lalaki ng rabbit. So kapag ganyan, babae, malaki yung biyak. Pag pwede nang pakastahan, ang kulay dapat na to ay violet. Yun, siguradong magpapakasta na yun. Violet yan or pink. Pero mas prepare ko ang violet kasi danas ko na yung pink, minsan nagpipil lang din, sayang naman. So parang isang kasta lang ng lalaki, so ayaw na magpakasta ng babae. So kung ang mangyayari ay parang persahan na lang yun. Pero kapag violet, yun, mananawa ang lalaki magkasta. So, yun. Balik natin. So, ayun mga kahambol. So, update ko lang rin kayo sa mga ano natin. So, ito nga pala. Itong rabbit na to eh, kakaanak lang kagabi. Kagabi ay 5 pa lang nakita ko. Ngayon ay meron tayo 6. Ayan, bagong anak yan. So, kung mapapansin nyo, walang balahibo. May mga rabbit kasi na ganito talaga. So kaya kailangan dapat nag-ano tayo ng papel, nag-gugli tayo ng papel at inilalagay dyan. Kaso, yun nga, wala kasi tayo dito. So nasa trabaho tayo galing. So hindi ko na nasikaso, hindi rin naano ng pamangkin ko. So okay lang naman yun. Ang problema lang kasi sa ganito, kapag taglamig, kawawa rin yung mga pigs. Tapos malamok, yun ganon. Pero siguro baka bukas or sa isang araw, magbubunot din naman yan. So, meron din tayo dito. Ito ay ang bali 8 ang anak na to. So, totoo lang. 3 patay. Tapos, una, 4 lang talaga yung rabbit na, yung kids na lumabas. 4 na, yan, 3 patay, tapos 4 lang yung nakita ng pamangkin ko. Tapos, in-update niya ako, siguro nakalipas ang isang araw, naging 5 daw. So, na-late yung isa. Ayan, hindi ko alam kung saan dyan, pero ang swerte. Swerte siya. So, meron tayo dito mga grower. Ito yung grower cage, usama-samang mga buck yan. So, pinapalaki namin kakatayin. Pero gagawa na ako ng grower cage na tag-iisa sila para makompute ko yung gastos. Kasi may plano tayong magkatay na. So, kaya lang, may budget naman tayo pang pagkukulungan. Kaya gagawa na tayo. So, meron tayo dito babae. Isang babae, paanakin yan. Yan. Tapos, meron tayong mga nakakawala kung napapansin nyo. Bakit may nakakawala? So, may nakakawala dahil sikip sa kulungan. So, kailangan hiwa-hiwalay nga. Kasi kulungan tayo sa kulungan. Kaya, pinapakawala natin. So, ito. Meron tayo ditong nanganak ng 3. Ito. 3 lang yung nilabas niya pero sobrang laki. Sobrang lalaki. Ilang araw pa lang to eh. Yan. Yan. 3 lang to. 3 puti. Kaya lang, yung isa patay. So, 2 buhay. Itong isa, pinaampun ko lang to dahil, yan. Dahil marami yung sa nanay na, ano, yung nanay na to, marami. Kaya makita kong medyo maliit siya dun sa, ano, grupo. Kaya pinaampun ko. Luckily, inadapt niya naman. Tapos, meron tayo ditong lan to. 2, 4, 5. So, 5 rin. Ayan. Ayan, 5. O, ilang days pa lang rin yan. Sara natin baka. So, pagpasensya nyo pala at marumi yung aking kulungan dahil yun yung ano ko sa Dayami. So, tapos may mga nakakawala. So, madumi talaga. Meron tayo dito. Ito. Ayun, nanganak na. So, kanina wala to. So, kung tatanungin niyo yung ano, yung pinsan ko. So, ayan. Ayan na. So, ayan si Aaron. Kanina wala yan na saan? Oh, kanina nung nagpapakasta, wala pa yan. Nag-labor pa lang yan. Tapos ngayon, kumain lang kami.
Ayan, kumain lang kami. Bali, kumain lang kami. Ilan na? So, ito, fresh na fresh, guys. Uy, sobrang dami. Ilan to? Wait lang. Hindi pa siya tapos. Bibilangin natin. So, kapag maghahawak pala kayo ng kits, so, palala lang rin. Totoo yung sinasabi nila, kapag may amoy yung kamay mo, hinawak mo sa kits, kakainin. So, kaya ang gagawin natin, hawak na sa nanay. Kung nangangagat yung nanay, kahit yung mga balahibo niya na lang. Para yung amoy, yun yung dumikit sa kits. So, ngayon bibilangin natin. Although, hindi pa naman yata, hindi pa yata siya tapos. Kasi fresh na fresh pa to. Bilang tayo ng 2. Ilan to? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. So, meron tayong siyam na kits. So, pangalawang beses natin tong siyam na kits. So, kapag ganito, pag ganitong maganda yung lahi ng maraming anak yung rabbit, so mag-keep kayo ng kahit dalawang doe. Mag-keep kayo ng kahit dalawang doe dahil mamanahin yan. Perigurado. So, meron tayo dito. So, thanks, P pala. Ayan. So, meron dito tayo tatlo. So, nandito nga pala galing yung isa na pinampun natin dun sa may dalawa. So, pinampun ko dahil nga may ina. Maliit. So, dito yan. Apat lang naman, pero buret kasi siya. So, ibig sabihin hindi siya nakakadede ng maayos. Trinay ko pinadede doon. So, inadapt niya naman. Napadede niya. Tapos, iniwan ko na. Meron din tayo ditong isang doe. Ito na mayat. So, kakalipat ko lang. Inahin. Ito yung anak niya. Dalawa. So, ba't ko hiniwalay ng maaga? So, ito. Pero 1 month na to. Ito lang. Dapat 2 months 2 months tayo nagwawalay. Yun, kung nampayat yung nanay, so kawawa, kailangan niya makarecover. Kasi may case ako na yung namatay ko, sobrang payat niya dahil nabugbog. Hindi siya padede ng maayos. Tapos yung mga kids, dede lang ng dede. Ayun, na ano siya, na namatay. Kaya. Meron tayo dito naman mga kids natin. So alam niyo na rin na to, yung mga kids natin. So yung gagawin kong grower, ito pala ilalagay natin. So, sila yung mga nakalinya para sa pangkatay. Bali, marami kasama yung mga nakakawala. Ilalagay natin dun sa grower cage natin. So, ito naman guys. Meron tayo ditong paanakin. Ayan. Ito paanakin tong kabila. Ito. So, mga siguro 19 or 20. 20. Basta pa malapit na to eh. Malapit na rin to. Ito merong dalawa lang. Kasi itong babae na to, nang pinurse ko lang na i-breed. Kasi naniniwala ako sa kapagbata mo breed. So, pinupurse ko yung mga ano ko. Although mali. Sabi ng iba mali. Kasi, tama yun. Kasi may case na ako na gano'n na pinapatay talaga nila yung, yung mga kids nila. So, ako pinupurse ko lang kasi sayang yung time. Tapos, pinapalaki ko talaga yung katawan, pinapamature ko para next stud nila, pag ready na sila, mature na yung katawan nila. So, ang napalabas lang natin ay dalawa. So, ayan. So, ba't kayo magtataka orange yung ano tapos gray? So, yung tatay nito ay gray. So, may nakakula ko dating gray na malaki. So, binenta ko na siya. Hindi ko na inaccounting ano ko lang. Binenta ko na dahil kailangan natin ng pera. Although malaki siya, pero kailangan natin ang panggastos. Kaya, tapos nagustuhan ng customer, binili niya. Meron tayo dito, ito, paanakin. Kung madidinig nyo, humuhuni. Ibig sabihin, buntis yung babae. Kasi ang mga buntis na babae, syadong sensitive. Hindi sila nagpapahawak ng kanilang body. May bihira yung mga babaeng nagpapahawak ng katawan kahit nabuntis. So, ito rin. Ito sa mga, isa sa mga selected ko na buntis na rin siya. Pinakastahan ko na siya nung pinakastahan ko na siya nakaraan. So,
ang sign ko ng buntis, kapag napakastahan, lumalaki agad talaga yung katawan. Kaya, yan. Alam kong buntis na yan. Huwag lang talaga mainitan o makunan, maingayan, magulat, or makakain ng kahit ano, para tuloy-tuloy yung pagbubuntis niya. So, meron tayo dito dalawa. So, ayan o. Meron tayo dito, buntis din. Ayan. Muhuni yan. Kaya lang ito, dito ako sigurado dahil ang kasi mabae na to na ano to eh, nabalian. Kaya tingin ko hindi siya nag ano, hindi siya nag-success. Kasi hindi naman tayo nag-ano, hindi tayo nag palpate ng, hindi tayo marunong mag-palpate. Tsaka ayoko rin kasi baka ma-stress yung ano. So naghihintay na lang ako ng 30 days or 25 days, kinakapa ako na kung may buntis. So, sayang yung time, pero kapag hindi siya buntis, sayang yung time. Pero okay lang kasi nagmamature yung katawan ng babae. So mayroon tayong back. Alam nyo na yan, yun yung unang back natin. So ngayon, kaya pala tayo nag-ano, tara dito. Ang purpose pala ng ating vlog ngayon dahil ano, magpo-promote tayo ng meat. So nagpa-order ako ng mga rabbit, ng meat. So ilan lang naman kasi hindi ko rin kaya bumigay ng marami. Magkikilo tayo ng mga nagkukonsumo lang, matanda na, lumalaki, so nag-edad, hindi naman matanda na, I mean 6 months na nagkakaedad, tapos 4 months nagpapakain na nagpapakain, hindi naman lumalaki. So sayang, ang mangyayari kakatayin na lang natapos, gagawa nga tayo ng mga grower cage para mamonitor natin yung paglaki ng mga rabbit. Kasi kung sama-sama lang nagkakaanuhan ng pagkain, so hindi malaman kung sinong tataba o sinong lalaki. So ayan, so magkakatay tayo for today's video. So ayan, mga humble, no? So magkikilo tayo ng isa. Yung isa natin ay 2 kilos. Angat ko. Ayan. So ito 4 months mahigit. Hindi ko na na-monitor yung edad, pero nasa 4 months na to. So, kukonsumo lang siya, dapat 4 months, nasa 3 kilo. Kasi mga, sa bagay, puro mga local lang kasi itong mga breed natin dito. Wala pa tayong mga pangas ng malalaki. Wala pa naman tayong pure. So, nagpa-plan pa lang tayo, mag-invest tayo ng ganun. Para yung ma-meet natin yung expectation at kahit 3 kilos ay 2, 3 months ay 2 kilos. Para, kasi ang rabbit, sa pagkakatay ko, minomonitor ko rin yung timbang. So ang nawawala sa isang rabbit pag nagkatay ka, tanggal ulo, tanggal yung tanggal paa, tsaka tanggal ng laman loob, kalahating kilo nawawala. So sa isang rabbit, dapat mag-range ka ng 2 kilos para 1.5 yung makuha mo at makabawi-bawi ka sa lasusin. So dapat mag-upgrading tayo ng mga ano natin, mga alaga natin. Hindi tayo mag-i-stick sa local lang kasi same naman yung alaga, same din yung pagpakain, same yung pagmamanage mo sa rabbit. Pero yun yung namimit mong ano, timbang. So sayang, so dapat nag-upgrade tayo. Same naman alaga, kaya lang may invest ka talaga sa breeder ng pure. So magastos, pero same naman yung alaga, kung ang production naman natin ay maganda. So why not, diba? Kesa naman mag alaga tayo ng that pa 2 kilo 4 months, 2 kilo 4 months na yun, harvestin mo 2 kilo sa 3 months or 2 months lang nasa pure. So mas yung magagastos natin sa pagkain tsaka yung time, so maibibigay pa natin sa ibang rabbit. So ayan, ito yung pangalawa natin. Ayan, pangalawang kakatay. So tinitimbang natin, monitor natin talaga dapat para alam rin natin yung mawawala. Tapos so ito, tingnan nyo to. Ito nasa 3 months na. 3 months to 4 months to. Tingnan nyo naman ang ano, yung kanyang timbang. So wala pa sa ano. Hindi naman siya sobrang payat, pero mababa talaga ang timbang dahil ganyan nga, sama-sama, hindi malaman kung alin yung tataba at hindi. Tapos
yung sa lahi. Sa lahi talaga. Kasi mapupurit at mapupurit talaga sa isang lahi ng isang local sa mga local na rabbit. So, kaya kailangan natin talaga mag-upgrade. Okay na, nakita na namin. So, ito. So, ito yung pang lima nating kakatayin. Ay, pang apat nating kakatayin ay nasa 2 kilo. So, maliit din siya. Pero, okay na yan. Kesa konsumuhin ng, diba? Kesa makukonsumo ng maraming pagkain, pero hindi naman tatapos. Kakatayin namin. Abangan nyo. So, hindi namin pwede pakita sa video yung pagkakatay. So, papakita namin pagkatay na. So, ayun. So, mayroon tayo dito 2 kilo. So, ang bali order sa atin, 2 kilo sa isang buo. So, bali ito yung ito yung panglitsyon. So, hindi pa tayo perfecto. Ayan, maraming pangas, maraming tira-tira. Kasi tayong yung pang sana, yung sinisilaban, yung may butane. Kalimutan ko itawag doon. So, dapat ginaganon para matanggal yung mga balibo na hindi na So, bali, sa apat na tinatay. So, kikuluhin natin yung tatlo. So, ito, meron na yung 2 kilo. So, di-deliver natin ito mamaya sa may bayan. Saka, sa kalahati. Ito ng rabbit ay malambot lang. Ay, ang buto ng rabbit ay malambot lang. So, hindi mo siya kailangan pwersahin ng sobra. Ayan. Ganyan lang siya. So, bali mga natira karne, iluin din natin. So, ito nga pala ay walang ulo. Hindi ko sinama yung ulo. So, ayan. So, bali halos sa 3 kilo din yung tatlo na rabbit. So, yung isang bigkatay natin at 2 kilos na buo, ang nakuha natin ay higit isang kalahating kilo. So, ito palang mga atay kinuha natin. So, lulutuin din natin pansarili. Pati itong natirang karne na to, pansarili na rin natin. Ayan. So, hello mga kahambol, no? So, hanggang dito na lang. So, pero bago yon, ito nga pala yung natin, yung pinagbalatan, yung tatlong kinatay natin. So, yung tatlo binalatan, di ba natin? So, yung isa pinanglitsyon. Kaya, ang gagawin natin ngayon, ipiperment muna natin yung lalagyan natin ng asin, yung mga balat. Kasi pag hindi, baho. So, ayan. Lagyan natin ng kahit nag-umuulan, natin to. Kasi pag nagkaaraw, kailangan nilagay sa to. Kasi pag nilagay ng babaho to eh. Alam, hindi natin pwedeng hintay na umaraw bago natin lagay. So, yung mga ganito pala natin, ginagawa nating wallet. So, hindi ko pa nagagawa. So, nag-iipon pa lang ako. Pwedeng wallet, pwedeng bag. So, isang dalahan na lang doon sa patahian, isang gastusan na lang. Oh, tapos na natin mga kahambol na, no? So, hintayin na lang natin mag-umaraw para may bilad natin tong ating mga rabbit na balat. So, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta. Tsaka maraming salamat pala kay Insan, ayan. Insan Takamareman. So, andito pala si Insan dahil sa pagkakatay ng rabbit, dahil gusto niya nga matuto.
Tsaka syempre, hindi naman tayo madamot, tsaka may malaking plano kami minsan. Kaya gusto niyo katay ng rabbit. So ayun, maraming salamat sa pag-alalay san. Maraming salamat at so hanggang sa muli. So bye-bye now. So God bless.